mga radicals. Good morning sa lahat. Kamusta kayo? Kamusta ako? So ito, nakakapag-vlog na ulit tayo ng tuloy-tuloy kasi ang ginagawa ko ngayon mga radicals, nagpo-focus na lang ako sa about sa paggagawa ng decals, kung ano yung mga ginagawa kong trabaho dito sa siya, para isinishare ko lang na lang din para yung dun sa iba na gusto rin pasukin ng business na printing. So isinishare ko talaga dito, wala akong tinatago, lahat ng diskarte ko, pamamaraan, lahat ng ginagawa ko, itinuturo ko. Ngayon, kung meron din kayo gustong i-share sa akin, mas maganda. So tulungan lang tayo dito mga kadikals ha. Kaya yung mga gustong ano talaga, magtanong tungkol dito sa paggawa ng decals, or pwede kayong pumunta dito sa shop sa Poblacion 1, Bawon, Batangas, mga paps lang kami. Along the highway, unahan lang kami ng City Hall. Medyo maliit lang yung pwesto natin, pero pwede natin pagtsagayin. Huwag lang kayong magsabay-sabay. Ma-entertain ko kayo at may tuturo ko sa inyo kung paano ginagawa ang mga ganitong decals. So sa ngayon, may bago tayong gagawin para makasingil na tayo. So, challenge! Ito, temporary plate. Ito yung ating gagawin ngayong araw. Ang ginagawa kasi dito mga paps, mga kadikals o paps, ang ginagawa dito, dito ko siya kinakapit, pero yung pagtatabas nito, yung tabihan niya, sa bahay ko ginagawa kasi dito, baka magdumi masyado sa alsada, mapagalitan tayo ng munisipyo. So, kaya ang ginagawa ko, sa bahay ko dinadala, bago pumasok, kaya minsan, tanghali na kami makapasok, gawa nito mga kadikals. Tinatapos ko lang sa bahay, para pagdating dito, bubutasan na lang, din papakuha natin sa ating customer. So, sa ngayon, bubutasan natin at mamaya-maya, parating na yung jeep at yari na naman ako. So, tiyan muna kayo mga kadikals at isishare ko sa inyo kung paano ako mag-layout mamaya dun sa tanggap ko kapo na Kawasaki Barako at HD100. So, dalawa yung motor na yung babalutan ko. So, baka may isishare ko sa inyo kung paano si ginagawa. Yung kasi yung mga decals na print out, napakadali lang no. Pag nailiot mo, na-print mo, lalaminate mo, kakapit mo na, napakadali. Kumpara sa cutout, ang cutout kasi isa-isa yan. Kung ilang kulay yan, yun yung gagawin mo doon, isa-isa mong ipapatong. Yun yung ginawa natin kahapon mga kalikas. So, tiyagaan lang, kung mahal mo itong ganitong trabaho, ganitong negosyo, magtatagal ka dito. Ako, 10 years na ako dito. Love ko itong ginagawa ko. Masaya ako pag nakikita kong gusto mo na masaya din. Kaya, gandang umaga sa ating lahat. At sana, huwag niyong kalimutan ang suportahan ng ating YouTube channel. At patuloy ko pa rin ini-improve ang sarili ko. Yung pagbibigay ko ng magandang content. At dyan din nagsisimula ang lahat. Uti-uti lang tayo. Kagabi nga wala. Nagtry ako mag-edit sa Filmora. Grabe. Hanggang sa inantok na ako, tinulungan ko na, hindi ko natapos yung pang-vlog ko sana ngayon. Pero grabe, maganda talaga sa mag-edit ka sa laptop o kaya sa computer. Kasi yung mismo malilit na detalyado ng ating video na kailangan alisin, naalis natin. Kaya sa cellphone, mabilis nga ako, kaso nga lang, parang hindi ako ano doon sa quality ng video na binibigyan natin. Kaya, I hope na matapos ko siya ngayon. Sana, matapos ko muna yung jeep at yung lahat ng atanggap ngayon at bago maghapon, makauti-uti ako at mamayang gabi ulit. Dito ko na rin nararanasan yung sinasabi ng ibang vlogger na matagal ang pag-i-edit. Kasi ngayon, sa ano na ako nag-i-edit mga pap, kundi sa computer ko, sa laptop namin. Parehas ko silang pina-installan ng Filmora. Kaya, pag hindi ko natapos dito, dadaling ko sa bahay. Doon ko naman sa bahay ginagawa. Kaso, pag napaut tayo, mas kailangan natin ipagpahinga sarili natin. Ganon din naman sa pagmamahal. Pag pagod na ikaw, magpahinga ka muna. Yun.